Minsan kailangan lang talaga natin ng tiyaga. Pero syempre, pag may tiyaga, may nilaga. Hi guys! So, good day sa ating lahat. Meron tayo ditong NMAX version 2. Okay, so gamit yung ating motoscan. Papakita natin kung ano ba yung mga laman ng parameter gamit yung ating motoscan. Okay, so ito may check engine. So, alamin natin yung chine-check engine niya. At yung mga function na kagaya na sinasabi ko sa inyo nakaraan, like sa IEC reset, kung kaya na ba ng mamahaling tools na to. Okay, so ito kasi tools na to, sa totoo lang, wala siyang programming, wala siyang pang remap, tinanggal kasi about dun sa remap ay hindi na ina-allowed sa ibang bansa. Kaya itong tools kasi galing dun sa Vietnam ay hindi nila ina-allowed, kaya tinanggal nila. So, papakita ko sa inyo yung parameter. Okay, so pasok lang tayo sa motoscan. So, cellphone lang gamit ko kasi yung tablet ko na benta na. So, ayan, sa dami ng menu niya, marami siya pwedeng gawin. Pwede siya mag-diagnose hanggang e-bike, kaya niya. May mga advanced diagnose din siya, smart key, odo. So, ang dami. So, abangan niyo yung mga gagawin kong ibang mga tutorial. Pasok muna tayo sa diagnose. So, hindi mo natin siya update. Ayan. So, yan yung mga motor na kaya niya i-diagnose. Honda, Piaggio, Vespa, Yamaha, YM, Suzuki, Kimco. So, Honda tayo. Then, pasok tayo sa, ito pipili natin, via K-Line. So, may nakalagay dyan, type 2, type 3, type 1 lang tayo. Then, okay lang yan, dito lang, click natin yung arrow dito. Yan. So, kagada ng tulos na ito, may nagsasalita, may nagtuturo, English nga lang, yan. So, ulitin lang natin, kapag hindi nakakapasok, gagawin natin dyan, on-off na susiyad pag hindi talaga pumasok. So, tuloy-tuloy lang natin hanggang sa makapasok. Ngayon, hindi tayo makapasok ngayon, on-off lang susiyad. Ayan. So, pasok tayo sa Honda, kaya pala din makapasok. Honda pala, pinasok natin. Yamaha pala tayo, yan. So, okay natin. Kamali pala tayo ng model. Okay. Ayan. Okay. So, unang-una, yan yung mga pagpipilian. Mabasahin natin yung error, kung ano ba yung check engine. Hintayin lang natin yan. So, kailangan to guys, may internet pagka nakabukas ito. Kasi, pag wala kayong internet, hindi lalabas yung error. So, ayan. Hindi lalabas, hindi nyo rin madadiagnose. So, ayan, nakita natin, may lumalabas na error, like P0335, yun yung CKP. So, bagong palit lang CKP nito, pero under warranty naman. Check pa rin natin, ayan. So, nakalagay dyan yung kung anong motor, i-check natin, nakalagay dyan, no. So, may clue siya. Ayan, no. Okay. So, yun yung mga gagalawin natin, di ba? Dal naman itong babae na to. Pak natin, oh, yan to. Then, may nakalagay dyan yung mga follow error niya. Sabi kasi ng iba, meron kasing sumisira sa tools natin, like MST, na sa damakbak daw na error lumalabas. Sa tools nila, ay hindi. Pero sa totoo, guys, lumalabas din. Motoscan mismo yan. Lumalabas din yung mga error na yan. Okay? Bakit lumalabas yung mga ganyan code? Kasi yan talaga yung mga na-encounter na motor. Hindi pwede na sa mamahaling tools, hindi lalabas yan. Ito lang lalabas, hindi ganon. So makikita mo dito yung 218, kung ano ba talaga yung 218 na yan, ilalabas niya yan kung ano ba yon. Nag-loss the sensor sector. Ayun, pinapakita niya yan guys. Oh. So yung 218 na yan, may kinalaman ng CKP dyan. Okay? 244. Ayan, lalabas din yan kung ano din yung kinalaman yan. Difficult, yung hard start, ito yon. Diba? So hindi pwedeng dilumabas yung mga error na yan. Lalabas yan. Ayan siya. Okay? So, susundan natin ngayon, meron tayong clue na ang error niya ay P0335. Wala naman siyang pinakitang may error sa idle. Okay. So, mamaya, papakita ko sa inyo isang tools kapag hindi niya talaga nilabas yung idle. Ngayon dito, pasok tayo sa parameter. Ito yung live. Okay. So, ang idle nito dapat ay 1.6. Okay, start natin yung motor. Ayan. So, makikita natin dito sa engine speed ay mababa, 1.4. Na dapat 1.6 yan. Okay, so bumababa siya. Yung degree niya, good naman. Yung pressure, good din. Yung throttle opening angle, 0, good. So, halos good lahat ang mga sensor na pinapakita. Then, yung fuel injection, good din siya. Sa IEC valve, ayun o. Hindi niya pinapakita. Idle speed control valve. Ayan. Wala siyang value. Okay. So problema nga yan guys, pag walang value, katulad ng mga binibigay ko sa mga tutorial, dapat nakikita natin yung value niyan para malaman natin kung corrupted ang program or corrupted yung IEC. Pero sa kanyang ngayon, wala pinakita. Okay? So
papakita ko sa inyo sa other tools kung ano ba talaga ang value nyo, para kasi nagluloko yung idle. Okay, so yun lang muna, ipapakita ko sa inyo. Tapos meron siyang mga function na air fuel check, yun o, meron siyang ganito, makikita mo kung naka optimize siya, yun o, or nakasakto. Good naman yung AFR nya, ayun o, naglilin siya. Yan guys, so wala tayong IC valve, pero nakikita natin dito naglilin siya. Ibig sabihin, kapag ka naglilin niya, nagkukurap din, may kinalaman din yung IEC dyan. May kinalaman yung mga ignition at fuel dyan. Okay? So, ayan siya. Then, wala tayong clue ngayon sa nangyayari sa IEC niya. Pero, ang tanging alam lang natin na error ngayon, meron siyang error na P0335. I-check natin yung guys, gamit din yung tools na to. Tingnan natin kung meron siyang live or... Ay, hindi ko pala mapapakita live to kasi hindi kasama sa package ko yung nabili. Basic lang nabili ko. Soon siguro may papakita ko kung pero sa ibang tools, papakita ko sa inyo gamit itong tools na to, yung Smart FI. Papakita ko sa inyo na meron siyang live data para doon sa sensor ng P0335 kung may sira bar o hindi. Okay? So, back na lang tayo dyan. So, ayan ang problema natin ngayon. Wala tayong para doon malaman natin kung corrupted yung IC. Pero, meron siyang function para sa, yan, off ko natin. Meron siyang function para dun sa IEC. So, pag pumasok tayo dito, ito lang pagpipilian natin. Gagawin natin yan para makita natin yon. Papasok tayo sa Yamaha. Dito tayo sa manual. Then, hanapin natin yung model. Okay? Hanapin natin yung NMAX 2020. Yan. Yan, naka-on lang yung sosian. Yan siya. Then, next. Tapos, punta tayo dun sa ayun na, meron siyang IEC valve na pang reset. Ayan, mamaya nire-reset ko yan. Tingnan mo natin yung valve kasi wala tayong clue. Hindi natin makita ngayon yung valve kung corrupted ba or hindi. Okay, so gamit muna tayo ng isang tools para makita natin yun. So hindi pa rin pala siya kompleto kahit sabihin natin ang most advantage tool. Okay, so gamit muna tayo ng ibang tools, pakita ko sa inyo guys. Okay guys, so gamit naman yung ating tools na to. Ayan. So, Smart FI to naman to. Right. So, kailangan kasi natin ng mga tools talaga na ganoon para mapatunayan natin, or siyempre, malaman natin yung mga most advantage tools kung ano ba talaga nagagawa. Siyempre, gusto rin natin matry. Yan, pasok lang tayo sa diagnose, then automatic search. Dito, kagandahan dito, guys. Automatic lumalabas yung model. Papakita niya dito kung anong model yung motor. Ano yung eSIM ID, ano yung code, parang ganoon. Papakita niya yan. Basta meron tayong internet. Okay. Ayan. So, lumalabas dito. Yamaha. Din nakalagay dito. B6H1. Ibig sabihin mga ganyan. Mga version 2020 model yan. Okay. So, diagnose lang natin. Then, punta tayo sa RDTC. Okay. Hindi ko nagagamitan ng MST para hindi na tumagal. Pero same lang guys. Oh. Detalyado din. P0335218. Ayan o. Oh. Kaya naganda lang to guys, may color coding. Soon papakita ko sa inyo sa advanced training kung paano papagamit ang color coding na yan. Tapos yan o, 244, 245, 247. So hindi natin muna i-clear yan, okay. Ipapakita ko sa inyo, kaya binuksan ko yung tools na to. Papakita ko sa inyo yung kalagayan ng automatic may problema sa P0335. Ang motor kasi na to ay namamatay. So automatic nandun yung error sa P0335. Okay, so dalawa lang yun, kung hindi sira yung CKP, sira yung ECU. Pero yung nangyari dito, yung pinapalitan natin ng yung tatlong wire na erekta naman na. Okay, so bubuksan pa rin natin yun. So papasok tayo sa engine data live. Okay, then okay lang natin yan, all. So ito kagandahan dito guys sa tools na to. Off on muna natin, start, off, on. So exit muna. Okay, off, on. Hindi tayo makaka-start kasi kapag naka-error 4, dapat wala yan. So back muna tayo, off. Ayan. Then burutin muna yung K-line. Wait lang. Ayan. Kasi naka-ano tayo eh. Ayan, wala nang error 4. Pag naka-error 4, hindi mo talaga mapapaandar yun. So, reconnect lang natin. Then, pasok tayo sa automatic. Ulitin lang natin yan.
tandaan nyo guys, baka hindi nyo kasi may pasok yun or mag-error. So automatic hindi tayo makaka-engine data live kapag naka-error 4. So ito ngayon, wala siyang error 4. So pasok tayo sa live. Then okay lang natin to, naka-check lahat. Then start engine. Yan, makikita natin dito, ayan yung RPM. So pwede natin itong slide pag ano, no? Ay kita rin siya. Pero para makita lahat, ganun pwede rin siya. Pero mas maganda kung meron na kayong tablet. Okay. So pumapasok naman yung 1.6, 1.5. So halos good, ignition good. So injector same din. Throttle position 0.0. So target na natin yung IEC. Okay. IEC valve. Ito IEC valve, oh. Engine speed control. So nakalagay dyan 36.0. Automatic yan guys, corrupted yan. Dapat ang rating yan ay 30 to 15%. So corrupted yan guys. So off on natin susian. On. Dapat pag off on, same din value, 30 to 15. Corrupted pa rin yan. So pag umaandar 30 to 15, ayan. So magluloko yung minor. Pwedeng tumaas, pwedeng bumaba, pwedeng pigil yung motor, pwedeng malakas sa fuel. So tandaan nyo guys, kapag corrupted ang IEC, sobrang lakas sa fuel. Okay. So dito nakikita natin yung value, dun sa motor scan hindi. Try natin ditong i-reset yung IEC kung kaya ba. Okay. So punta tayo sa special function. Then punta tayo sa IEC reset kung nare-reset ba siya. Okay lang natin. So tingnan natin kung kaya niya bang i-reset yung... So nakalagay dito IEC reset successful. So back tayo doon sa live data. Ayan. Then okay ulit tayo. So nakita nyo successful. Ayan. Off on natin. Okay. Unable to connect to motors. On. So back. Reconnect lang natin yan. May error 4. Oh, walang error 4. Continue. And diagnose. Then live data. Okay natin. Tingnan natin yung valve. So nakita nyo dyan, 40% pa rin. So kahit na successful siya, yan, tingnan natin yung IEC valve, 36.5. Tingnan natin yung init ng makina, dapat 60 to 80 degree na yung init ng makina. So nakalagay dito 83 naman. So dapat babagsak na siya ng 30 to 15. Ibig sabihin kahit nag-successful na siya dun sa ating diagnose, hindi siya umi-epekto dito. Wala siya effect. Hindi nagbago. So off on natin. On. Same pa rin. So kahit itong ating SmartFI, ayan, hindi rin siya nakakapag-reset. Pero guys, kagandahan kay SmartFI, meron siyang pang-program. Ayan siya, oh. So kaya natin siyang i-program. So nakalagay dito yung mga code. So ang nakalagay dito pag keyless kasi ay 10. B6H10 ang dulo. So hanapin natin yung NMAX B6H10. Ayan, meron siya, oh. So pwede tayong mag-program. Ayan siya, may clue din siya. So dun sa motoscan, tingnan natin kung nakakapag-reset diba ng IEC. Ito kasi hindi mo natin ipoprogram mamaya na. Napakita ko lang muna yung motoscan natin kung gumagana sa IEC reset. Okay guys, so balik tayo dun sa motoscan. So pasok tayo sa Yamaha manually. Then pasok tayo sa NMAX 2020. Yan, papakita ko sa inyo kung nakakapag-reset ba siya ng IEC. Ayan, so punta tayo sa actuator. Then IEC. Ah, hindi, actuator to, eh. So hindi pala kailangan to. So papasok tayo pala doon sa IEC valve. Ayan. So tingnan natin kapag nakakapag-reset. Okay. Disk on NACT with motor scan phone unit. Please supply 12 BDC right pointing arrow 15 BDC power for motor scan phone unit. Okay, so lagyan mo natin ng supply. Okay, sundan mo natin yun.
Okay, so nalagyan na ng supply. Ayan, nakasaksak sa 220. Then, on off natin ignition switch. Then, diretso ulit tayo doon. Okay. So, pasok tayo dito sa IEC bulb. Reset IEC bulb. Okay natin. Ayan. So, tingin natin kung mare-reset. Okay, so, naghahanap pa rin siya ng... Exit ka natin uli. Naghahanap siya ng power supply. Nakasaksak na tayo, yun. Okay. Welcome to Yale Motor Scan Phone. Meron na yung supply. So, ulitin ko lang. Bunutin ko lang at saksak ko ulit. Okay. So, binunot, saksak ko lang yung socket. Pasok tayo ulit sa engine. Yamaha. Din 2020. Grabe yung mga mamahaling tools, no? Mas lalong pahirap pindutin. Mantalang sa mga tools natin na ginagamit. MSC, Dr. Rabi, ang bilis lang pindutin. Ayan, punta tayo dito sa IEC reset bulb. Then, turn the ignition key to off. Position, wait for 5 seconds, then turn on. Okay lang natin. Yung matagal sa mag-reset ah. Yan, marami nag-i-inquire lang yung Smart FI 2. Tagal. Anong oras kaya to? Nahihirapan din siya mag-reset. Wala siyang response. Okay. So, kahit din off natin susian. Ayan. So, yun ang off ko siya. Try ulit natin. Hindi niya nga talaga kaya reset siguro. Ayan o. Hindi rin siya nakakapag-reset. Palagay ko nahihirapan din siya. Dapat pag mag-reset kasi mabilis lang. Saglit lang yan. So, ibig sabihin, wala pa talaga nakakagawa ng tools na makakapag-reset ng NMAX version 2. So, talagang kailangan natin ng programming. So, ang problema dito sa tools na to, wala siyang programming tagal, oh. Ayan, oh. Okay. So, nakasalpak na tayo yan. Meron ng adapter, meron pang 12 volts, ayan, supply. Nakasalpak na yan doon. So, wala. Wala siyang magawa, oh. Hindi niya kaya. Wala nga siya may pakita na IC bulb. Okay. Wala din, oh. Hindi niya kaya, sumusuko siya. Okay. Pero sa ibang test, yan, katulad dito, test ng headlight, wala din. Hindi siya nakapag-test ng headlamp. So, possible, hindi compatible. Okay? Okay, wait lang. So, guys, kahit mga function na ito, hindi gumagana. So, kahit bulb, testing natin. Ayun siya, oh. Ayaw din. So, dapat mabilis yan mag-aki. So, hindi siya gumagana dito sa model na to. So, try natin siyang... sa automatic, ito siya. Sa automatic kasi naman, ang problema naman dito, wala siya nga easy reset na menu. Ito. Yan lang siya. Wala siyang reset na nga easy. So, meron lang siya pan-test ng siguro headlight. Ayan o. Meron siyang headlamp test. Ayan o, umiilaw siya. So, yun na yung kaya niyang i-test. Ayan. Ayan. Pero wala siyang easy talaga na function dito. Siguro, mismong Vietnam, nahihirapan din sa NMAX version 2. Okay? So, good naman. Natetest niya yung ibang actuator.
pero sa live data wala talaga siya. Okay, proceed na tayo dun guys sa mangyayari dito sa motor natin. Gagamitin natin siya ng Smart FI2 para doon sa pagre-reset ng IEC. Re-reprogram yung ECU at abayanan nyo lang yung gagawin natin. Pero titest muna natin gamit ang Smart FI2 para doon sa kanyang CKP. So wala kasi sa ngayon function dito para sa CKP dito sa advance. Gawa ng napakamahal guys para mabili mo yung mga cable para dito sa mga sensor na yan. Okay, so may mga tinuturo siya dyan. Ayan, so CKP Yamaha, ayan. So nakalagay dyan kung ano mga cable ang gagamitin. Okay, so sa ngayon hindi natin mapapakita yun hanggat pag-ipunan ko pa yun para mabili yun. Okay, halagang ano din yun, alos 75 to 65,000 din, kable lang tsaka yung mga ibang update. Okay, so abangan nyo na lang guys yung gagamitin ko na Smart FI2 para doon sa other function. So ito yung CKP na original lang pinagpalitan dito sa motor. So testing muna natin kung good pa ba yan or hindi. So pasok tayo sa check sensor. Smart FI na gamit ko liya, isa power supply lang ginamit ko, then yung kanyang CKP adapter. So pasok tayo dun sa check sensor. Ayan, so punta tayo sa CKP. Ayan, then check tayo ng hole sensor. Ngayon ayan sya, then okay lang natin yun guys. Oh, makikita nyo guys, naka on agad lahat. Oh, ibig sabihin dapat kasi pag ino-on natin to, lahat yan naka off, so matik sira talaga yung CKP. Okay, so hindi pa natin yan guys ha, hindi pa natin yan nilalagyan ng magnet, so matik yan guys, sira talaga yan. Itong bad to para sa ano yun eh, sa live yun, sa live, pero ayan sya. Ngayon yung naikabit na CKP, testingin din natin, baka sira din kasi. And then possible good din yung kinabit, pwede ding nasira gawa ng may problema yung ECU. So karamihan kasi pag P0335 nasusunog yung ECU or nasusunog yung CKP. So alin man doon sa dalawa na yun, ayan, konektado talaga sa P0335 yan. So automatic naka-on sya. Oh, ayan, so bunutin ko yung CKP, baka ang grounded kasi yung cellphone. Sir, pabunot nga. Yan. So off na. Balik natin. Continue. So, ba't naka-on lahat? Wala pang ano ah. Yan yung huli niyang memory. Oh, natin, reopen natin. Nakailaw agad lahat eh. Check sensor. Tapos dito CKP. Baka kasi ang grounded yung cellphone eh. Wala nakakabit yan guys ha. Hindi ko sa kinakabit. Wala nga. So ano nga lahat oh. Ayan, naka-on lahat. So hindi natin alam kung ano yung grounded, kung yung tools natin nakalagay dito. Oo nga, mali nga yung adapter natin, kaya pala nakailaw agad. Sorry, ulitin natin, hanapin ko mali yung naikabit ko adapter, dapat CKP. Okay guys, so ulit tayo, nagkamali ako kanina ng adapter. So ito CKP na talaga to, adapter for CKP. So nakasaksak, dapat pagbukas natin to lahat yung naka off, kaya pala naka on kayo na, akala ko sira tuloy. So ito yung original niya, okay natin. Ayun, so dapat lahat naka off, tama yan ngayon. Okay, so ngayon gagana lang siya, mag-on lang siya pag minagnet ko siya. Ayan, so dapat pag minagnet ko, babalik din siya sa pagka-red kapag binitawag yung magnet. So ayan siya, ayan, nag-on siya, itaw. Ayun, confirm, sira yan guys, dapat mag-off yan eh. Yung isa naman, mag-on, ayan, bitaw. So palabasin natin yung good. Ayan, nag-good naman siya. Palabasin natin yung good, ayan. Ayan. So tingnan nyo guys ha, lahat yan good, pero ang problema nya naka steady lang siya. Dapat yan, babalik yan sa red. Okay, so ibig sabihin yan, pag ganyan yung ating result, sira yung CKP natin. So tama lang talaga na pinalitan yung CKP natin. Ngayon titestingin pa rin natin yung CKP ngayon na nakakabit, baka rin kasi sira din uli or ano nangyari. Okay,
So, ganoon lang guys. Pag chinekig mo to, lalabas talaga dito bad kasi hindi umaandar ang motor. So, checking pa natin to for live checking pa ang dari natin yung motor. Tingnan natin naman yung resulta ng yung nakakabit naman niya. Ito kasi original niya, yung kinabit dun aftermarket, okay? So, tara tayo sa pag-check ng live. Hey guys, so ito naman testing tayo ng live ng kalagayan ng sensor. So, gamit pa rin yung ating Smart FI2. So, start natin yung engine. Okay. On lang. Tapos, punta tayo sa continue. So, makikita nyo dyan. Natural, may ilaw talaga yan kasi nakabit sa magneto. Mamaya, magtetesting tayo. Kakalasin ko yan sa magneto para malaman ko yung CKP kung sira or hindi. So, start. Ayan. Makikita mo siya. Nagka-function naman siya. Ayan. So, nakalagay yan. All good. Kasi, kaya sinasabi niyang good, kapag minamagnet niyan, sumasang-ayon yung sensor. Pero, kagaya ng pinakita ko sa inyo kanina, na pag binitawan yung magnet, dapat patay siya. So, nangyari dito, ang nakikita niya lang, live na gumagalaw, nagpa-function pa siya. Okay? So, checking natin, nakalagay dyan, good. Okay? So, good ang lumalabas sa kanya. So, ngayon, ang tanong dyan, kung ikaw na wala kang idea, wala kang information paano malaman ang good or hindi, kasi hindi lahat ng lumalabas yan ay good ay okay. So patayin na, papalit ko ulit ng kung ano na gagawin mo. Pero ang may tama talaga dyan minsan ay CKP. Pero ito hindi natin alam yan kung good or hindi, pero nakalagay dyan ay good yung kasi sabi ng tools eh. Pero papakita ko sa inyo guys na sa other na pagtetesting, tatanggalin ko yung magneto, papakita ko sa inyo yung kalagayan mismo nang CKP na yan, kung ano ba nangyari dyan, okay? So, yan, pag sinichecking natin, lumalabas dyan ay good. So, syempre, hindi natin pagdududahan yung CKP kasi bagong palit na rin yan. Pero yung original niya nga, nasira. Pero, at saka dito, nakarikta na yung pinakaano niya. Yung sakit niya, guys, oh. Nakarikta na. Wala ka na makikita dyan sakit, okay? So, possible, nasunog yung sakit niya dati, kaya pinalitan. So, ngayon, hindi na masusunog yan kasi nakarikta na. So, pwedeng uminit dyan yung ECU na or yung kanyang MOSFET, masusunog. So, ngayon, magte-test muna tayo ng kanyang CKP. Bubuksan ko yung CKP niya. Kung ano ba talaga nangyari dun sa kanyang CKP, kung buo pa o hindi. Para, kung good yung CKP na kinabit, ni-next move tayo. Pupunta tayo dun sa next natin gagawin. Okay guys, so, kalas na yung kanyang magneto. Ayan. So, good condition naman yung magneto. Wala naman tagas. Yun ang sensor na bagong kabit. Ayan, so, galing din yun sa kilalang seller. Then may brand name. Okay. So, testingin natin sa ngayon. Off natin yung ilaw. Okay. Then, pasok tayo sa hall sensor. Then, continue. Okay. So, makita nyo guys. So, ayan o. Naka-on agad. Minsan guys, sira yung CKP. Titirik talaga yan. Sira CKP mo. Ayan o, matik yan, sira yan. So baka sabihin natin, maliit na naman yung ginamit ko adapter. Same adapter yan. Continue natin ha. Ayan o, nakailaw agad. So didikitan ko ng magnet. So tingnan natin kung magbabago. Medyo madilim lang dito. Ayan. Dudukutin lang natin. So ayan o, tingnan nyo guys. Tinanggal ko na yung magnet ha. Naiwan yung green o. Diba? Next. Isa naman. Yung kuryente ata to. Pangalawa. Ayun o. Wala na. Wala na magnet. Pero nakailaw pa rin guys. Means yan, sira yan. Sira yung bagong CKP. Okay? Kaya, minsan, huwag tayo magkitiwala minsan sa mga branded na CKP. Local man yan o branded, guys, subok ko na yan. Kailangan talaga nating i-test. Okay? Kahit original pa, nakabili kami galing dito sa Kasaw na kasama stator, ang mahal-mahal niyan. Pero pag testing namin bago na may kabit sira, kaso lang hindi mo na pwedeng ibalik pag nabuksan yung plastic, di ba? So no choice yung may-ari. So buti na lang meron kami mga available na CKP lang only na tested namin bago ibigay. So guys, confirmation na. Papakita ko sa inyo yung tools na gamit ko. Confirmation natin yan, baka mamaya siraan tools, di ba? So pakita ko sa inyo yung gamit kong CKP tester na sarili natin gawa. Okay guys, so ito naman yung sa akin na CKP galing. Siyempre, bago natin ikabit, sureball natin na walang sira para siyempre, once na tumirik pa ito na wala tong problema,
next move tayo. So makikita natin yung next natin gagawin, okay? So may mga clue naman tayo kung ano mga next natin na move. Pero dito, tetesting natin yung ating bagong CK Pay. So yung isa nakakabit doon, ayan, sa Smart FI 2 pa. Then yung original niya, ito. Then ito yung sa akin. Okay, so on natin yung switch. Okay, so makita nyo guys, oh. Ayun, oh, wala siyang naka-on. Kaya nag-iilaw kasi back nito yun, yung parang reflection. Pero wala siyang ilaw, guys. Then, magnetin natin siya. So, ibig sabihin, isang clue na yun na good ang CK Pay bago natin ikabit. Tapos, pag minagnet natin siya, ayun, umilaw, bitaw, ilaw, bitaw, ilaw, bitaw, ilaw, bitaw. So, yan, good. Okay, so, for confirmation uli, gamit naman yung ating tools. Papakita ko sa inyo. Baka mamaya kasi ito naman ang sira. Yung tools pala, iba yung sinasabi. So, para sigurado. Okay, testing naman natin sa ating smart device ito. Hey guys, so testing naman ng Smart FI 2 gamit yung aking bagong CK Pay. Tingnan natin kung ano ba ang resulta. Baka kasi may problema din. Ayan. So yun, makita nyo guys, so lahat naka-off. Okay? So pag nilagyan ko na magnet, dapat hindi siya may iwan. So nakita nyo na green. Ayan. Pag bitaw ko, patay din siya. Diba? Okay? Green, bitaw. Gawin natin good. Ayan o. Yung good lumalabas kasi pag nasunod mo yung protocol niya, sabi niya na 5 times. So good. Pero lahat yan, pag binitawan ko ng magnet, naka-off yan. Ibig sabihin yan yung good. Okay? So, yun guys, sana may nakuha ulit kayong idea na gamit yung mga iba't iba natin tools na sa araw na to. Okay, kayo na lang mag-decide kung alin yung papaniwalaan nyo. So, magandang araw sa ating lahat.